Kumusta mga bata? Magandang umaga sa inyong lahat! Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang math para sa ikalimang linggo. Ang ating aralin ay visualizes, represents, and identifies unit fractions with denominators 10 and below. Ang araling ito ay makakatulong sa iyo upang mailarawan at makilala mo ang mga unit fraction na may denominator na 10 at pababa. Sa pagkatapos ng aralin na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na nailalarawan ang mga unit fraction na may denominator na 10 at pababa. At nakikilala ang mga unit fraction na may denominator na 10 at pababa. Halina't subukin muna natin ang pagsasanay na ito. Pag-aralan ang mga hugis sa ibaba. Lagyan ng check kung ang mga sumusunod ay nagpapakita ng unit fraction at X kung hindi. Unang larawan, ito ba ay nagpapakita ng unit fraction? Ang sagot ay check. Tama, ito nga ay nagpapakita ng unit fraction. Pangalawang larawan, ito ba ay isang paglalarawan ng unit fraction? Ang sagot ay check. Ito nga ay isang halimbawa ng unit fraction. Sa ating pangatlong larawan kaya, ito ba ay nagpapakita ng unit fraction? Ang sagot ay X. Hindi ito nagpapakita ng unit fraction. Handa ka na ba para sa ating bagong aralin? Kung opo, ay mag-umpisa na tayo. Halina't basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Bumili ang kuya ni Joey na si Roel ng paborito nilang meriendang bibingka espesyal. Hinati iyon ni Roel sa 8 bahagi at binigyan si Joey ng 1 bahagi. Anong bahagi ang napunta kay Joey? Bago natin sagutin ang nakaraang tanong, ay balikan muna natin kung ano ang fraction. Ang fraction o hating bilang ang ginagamit upang maipakita ang bahagi ng isang buo o grupo. Ang fraction ay binubuo ng numerator at denominator. Natatandaan mo pa ba ang mga bahaging ito ng fraction? Halina't muli nating pag-aralan ang mga ito. Makikita natin dito ang isang bilog na hinati sa 4 na magkakaparehong sukat. May nakikita ka bang bahagi na may kulay? Ito ang bahaging may kulay berde. Ilan ang bahaging may kulay? Tama, 1 bahagi. Ngayon naman ay bilangin natin kung ilan lahat ang bahaging bumubuo sa isang bilog. 1
dalawa, tatlo, at apat. Ilang bahagi ang bumubuo sa kabuuan? Apat. Ang fraction ay sinusulat sa ganitong paraan. May guhit sa pagitan ng dalawang bilang. Ngayon ay alamin natin ang mga bahagi ng fraction. Ang 1 ay ang numerator, bahagi ng kabuuan. Makikita sa itaas na bahagi ng linya. Ang 4 naman ay ang denominator, bilang ng kabuuan. Makikita sa ibabang bahagi ng linya. Ang fraction na ipinakikita sa larawan ay 1/4. Subukan mo namang ibigay ang fraction sa larawang ito. Para sa numerator, ilang puso ang may kulay? Tama, isang puso. Para naman sa denominator, ilan lahat ang bilang ng mga puso? Magaling, tatlo. Ang fraction ay 1/3. Ano kaya ang tawag sa mga fraction na ipinakita? Ang mga ito ay tinatawag na unit fraction. Masdan natin ang mga halimbawa. May nakikita ka bang pagkakapareho ng mga larawan? Pansinin mo itong mabuti. Bagamat ang mga larawan ay hinati sa magkakaibang bahagi, ang bawat isa naman ay mayroong tig-isang bahaging may kulay. Ang salitang unit ay nangangahulugang isang bahagi. Sa makatuwid, ang mga larawang ito ay nagpapakita ng unit fraction. Ano-ano ang mga fraction na ito? 1/5, 1/7, at 1/2. Halina't sabayan mo kung basahin ang kahulugan ng unit fraction. Ang unit fraction ay ang fraction o hating bilang na may numerator na isa o isang bahagi ng isang buo. Yun ang tatandaan natin mga bata, isang bahagi. Ang numerator ay 1. Ang bahaging may kulay ay isang bahagi. Maliwanag ba, mga bata? Halina't ituloy natin ang ating aralin. Balikan naman natin ngayon ang naunang sitwasyon o problema. Gamitin natin ang isang bilog na kumakatawan sa bibingka. Ito ay isang buo na hinati sa 8 bahagi. Binigyan ni Ruel si Joey ng isang bahagi. Ito ay maaring ipakita sa pagkukulay ng isang bahagi o isang parte ng 8 bahagi. Ang bahaging may kulay ay ang isang bahagi ng 8 bahagi ng bibingka. Ito ang bahagi na natanggap ni Joey. 1/8. Ang unit fraction ay maaari ring maipakita sa pamamagitan ng number line. Ito ay sa pamamagitan ng pagguhit ng hugis arko mula sa bilang o papunta sa bilang na isa. Ito ay isang bahagi.
Ang unit fraction ay 1/8. Tandaan, ang unit fraction ay ang fraction o hating bilang na may numerator na isa o isang bahagi ng isang buo. Makikilala natin ang isang fraction ay unit fraction kung ang numerator nito ay isa. Narito ang mga halimbawa. Maipapakita naman natin ang unit fraction sa pamamagitan ng pagkulay sa isang bahagi ng buo. Masdan mo ang mga halimbawa. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Alin sa mga sumusunod na paglalarawan ang nagpapakita ng unit fraction? Handa ka na bang iwasto? Ang mga larawang nagpapakita ng unit fraction ay ang mga sumusunod. Bakit kaya mga bata hindi kasali ang pangalawa at ang pang-apat na larawan? Sapagkat higit sa isang bahagi ang may kulay o kasama sa arko. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang pagsasanay. Suriin at piliin ang mga unit fraction. Narito ang mga tamang sagot. Para naman sa panghuling pagsasanay, pagtambalin ang mga unit fraction. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga tamang sagot. Malinaw ba sa iyo ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito? Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam!